Iga na dagdagan pa ang mga lungsod at probinsya na isa sa ilalim sa mas mahigpit na Alert Level 3. At simula sa January 9, Alert Level 3 na rin po sa Baguio City, Dagupan City, Santiago City, Angeles City at Olongapo City. Alert Level 3 na rin sa Bataan, Pampanga, Zambales, Batangas, Lucena City, Naga City, Iloilo City at Lapu-Lapu City. Tatagal po ang Alert Level 3 hanggang January 15. Record high naman ang 36.9% na COVID-19 positivity rate na naitala ngayong araw. Ang mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw, mas mataas naman ng mahigit 6,000 kumpara sa mga new cases kahapon. Saksi, si Lea Alves. Omicron variant na ang nakita sa karamihan sa samples sa pinakahuling batch na sinuri ng Philippine Genome Center. Sa 48 samples, 29 ay Omicron. 19 diyan local cases na taga Metro Manila. Returning overseas Filipino ang natira. Hindi pa sinasabi ng Health Department kung saang mga bansa galing ang mga umuwing Pilipino at ang kanilang flight details. Sa kabuuan, 43 na ang total detected cases ng Omicron sa Pilipinas. Kasabay ng dumaraming na didetect na kaso ng Omicron, ang bumibilis na pagdami ng COVID cases sa bansa. Ngayong araw, umabot na sa 17,220 ang new COVID cases. Sa pag-aaral ng GMA News Research sa datos ng Health Department, 60% yang mas mataas sa bagong kaso kahapon na 10,775. Pinakamataas din yan sa loob ng 101 days. Ayon pa sa DOH Bulletin, sumipa ang positivity rate na ngayon ay nasa 36.9% na pinakamataas simula ng maglabas ng datos noong April 2020. Ibig sabihin, COVID positive ang halos 4 sa bawat 10 tinetest. Every 2 to 3 days. There's a doubling of the number of new cases. So we saw that in South Africa, ang bilis ng pagdami ng cases. We're also seeing it in a way sa US and sa UK. Sa ganyang bilis, pwede raw pumalo sa 20,000 ang mga bagong kaso bukas. 16,000 yan mula sa Metro Manila. Babala pa ng Okta Research, ang pagtaas pa ng positivity rate ay posibleng indikasyon na hindi na rin kinakaya ng testing sites ang dami ng mga nagpapatest. If it exceeds 50%, we won't really have a lot of visibility. What I mean is, kulang na yung testing natin because we're not testing enough. If more than one out of two people are testing positive, it means, you know, our testing system is breaking down or being overwhelmed already. Giit naman ng isa pang eksperto mula sa Okta Research, susundan din ng mabilis na pagbaba ang walang ampat na pagtaas ng mga kaso. We have to realize that Omicron is the beginning of the end of the pandemic. Because Omicron is going to provide the kind of population immunity that should stabilize our societies. This is the hope and the prayer. Omicron is actually a blessing. It will be hard for 1 month, but afterwards it should be a blessing because it should provide the population protection that we need everywhere. Pero ibang usapan pa rin daw ang mga hindi bakunado. But if you're unvaccinated, that's still difficult. So it will still send you at some numbers to the hospital, at some numbers, unfortunately, it will kill a few of our kababayans. Kaya mahalagang maagapan ang pagdami ng mga kaso. Isa sa mga parang ikinasa, pagtaas ng alert level sa ilang probinsya. Kabilang diyan ang Laguna, na alert level 3 na simula bukas. Si Jessica, nangangamba na di na muna makalabas ang mga gaya niyang unvaccinated. Sabi nga ni Duterte, yung wala pong bakunado, huhulihin po. Oh, ano masasabi mo ron? Pwede magpapabakuna na po. Sabi ni Laguna Governor Ramil Hernandez, hindi pa naman lilimitahan bukas ang galaw ng mga hindi pa bakunado, pero posible raw nilang ipatupad din yan. Possible po yan kasi kailangan po talaga nating ma-encourage yung mga tao talaga na magpa-vaccine kasi sa hirap talaga ng sitwasyon ngayon, kung hindi pa sila makikipag-cooperate, lalo po tayong hihirap. May dagdag ding paghihigpit sa Laguna pag isinailalim na ito sa Alert Level 3 bukas. Balik na rin ang curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw para sa mga menor de edad. May liquor ban na rin bukas. Pwedeng magbenta ng alak pero bawal mag-inuman sa public places at government offices. Todo bantay ngayon ang probinsya, lalo't tumalo ng 25% ang COVID cases nila mula noong December 25. Doon sa mga contact tracing natin,
napipinpoint natin, nagsalo-salo lang sila doon sa kamag-anak nila. Pag-uwi nila, may sakit na yung inalisan nila. Pero sa kabila ng lumulobong COVID cases, low risk pa naman ang hospital utilization sa Laguna. Ako si Leigh Alves, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.